Imagine that, bago ka matulog, maraming pumapasok sa isipan mo. Yung mga bagay na ginawa mo sa maghapon, yung trabaho or activities na gagawin mo palang para kinabukasan, yung lakad na pupuntahan mo sa susunod na araw. Now, yung isip natin, hindi nito alam yung facts and reality. Inaakala ng isipan mo na ikaw ay nasa current situation, kung ano yung iniisip mo. In response to that, dahil iniisip mo yung mga bagay na gagawin mo pa lang, nako-confuse si brain, inaakala nito na kailangan mo ng immediate energy para magawa yung activity na pumapasok sa isipan mo. And it will give you a high cortisol level the minute you wake up. And this is called the cortisol awakening response. Sa mga taong nakararanas ng anxiety disorder at nakaka-experience na nito for a long period of time, kapag ikaw ay gumising sa umaga at sinusumpong ng anxiety first thing in the morning, alam mo kung gaano ito kapangit sa pakiramdam. Yung ikaw ay balisa, mabilis ang tibok ng puso, umaga pa lang wala ka na sa mood, nininerbiyos ka, ikaw ay nanginginig, parang tinatamad ka bumalik sa trabaho, or ikaw ay walang gana sa lahat ng bagay. Well, sa video na ito, pag-usapan natin kung bakit ba naiiba ang cortisol level ng tao early in the morning at kung ano ba yung mga bagay na maaari natin gawin upang mabawasan natin yung morning anxiety. Ang cortisol ay stress hormone na nire-release ng ating adrenal gland in response to fear and stress. Tinutulungan nito ang iyong katawan to prepare in action. Pinapabilis nito ang tibok ng ating puso. At dahil dito, kaya tayo nakakaramdam ng onting nervyos at minsan anxiousness sa ating katawan. Kahit sa mga taong mababa yung level of stress, cortisol level is generally highest within the first hour pagkagising mo sa umaga. Karamihan sa mga tao ay gumigising sa umaga na may mataas na level of anxiety to the point na pakiramdam mo ay napakahirap kumilos sa buong maghapon. Naaapektuhan nito ang ating moods at ang ating lakas. Yung ibang tao naman, gusto lang nasa kama. Hirap na hirap bumangon sa kanilang higaan. Meron ding pagkagising sa umaga, sobrang irritable ka na at naiisip mo na agad yung mga bagay na gagawin mo sa buong maghapon. Sa ibang tao, yung jolt of high cortisol level early in the morning makes some people to wake up to panic attacks. So bakit nga ba ginagawa ng ating katawan yung mga bagay na ito? Ang main function ng cortisol ay tinutulungan ka nito para ikaw ay maging alert at para ikaw ay makapag-perform ng maayos. So for example, kung ikaw ay merong basketball game, tinutulungan tayo ng cortisol para tayo ay maging alert. At ito yung nagbibigay sa atin ng short burst of power. Cortisol helps you to be motivated para maipasa natin yung examination sa school. And it gives you power physically and mentally. Pero kapag ikaw ay humiga na sa kama bago ka matulog at ikaw ay sobrang nag-aalala sa mga bagay na gagawin mo pa lang para sa kinabukasan, yung brain mo ay gumagawa ng sariling plano. Parang sinasabi niya na, tutulungan ko tong tao na to. Pagkagising na pagkagising pa lang nito sa umaga, bibigyan ko na siya ng sobrang taas na level ng cortisol para magawa na niya agad yung mga activity na nakaset up na gagawin niya within that day. So pagkagising mo sa umaga, yung amygdala na part ng iyong brain na natural alarm ng ating katawan ay sobrang aktibo. At boom, it can give you a high cortisol level and that's the reason why we feel anxiety early in the morning. Now, ang anxiety ay emotion at ang emotion ay hindi lang para sa mga pangit na nangyari sa iyo. Ang emotion ay may function at kapag ito ay functional, nakatutulong ito sa tao para ikaw ay makapag-desisyon ng tama. Pero kapag tayo, sobrang taas ng anxiety na ating nararamdaman at hindi na natin alam ang ating gagawin. Anxiety can trap you in a cycle of worrying things. Ginagawa nitong komplikado yung mga simpleng bagay. Kaya minsan nahihirapan tayo o naguguluhan tapusin yung mga bagay na ginagawa natin. Nagiging nervyoso tayo, nagiging matatakutin, at nagiging distracted tayo, even the simple things. So ano nga ba ang mga bagay na dapat nating gawin? May dalawang bagay tayong maaaring gawin upang ma-manage ang morning anxiety.
first is taking action sa oras na tayo ay nakararanas ng anxiety upang mapababa natin yung level ng anxiety at impact nito sa ating katawan. Second is decreasing your overall stress level. So when you're anxious early in the morning, start your day grounded. Huwag ka muna agad babangon or gagawin mo na agad yung mga gagawin mo sa araw-araw. Pagkagising mo sa umaga, huwag ka agad haharap sa cellphone. Practicing mo na early in the morning, magkaroon tayo ng positive affirmation. Ultimo prayer, napakalaking tulong nito, lalo na sa akin, nung ako ay nasa malakas na anxiety, nung panahon na napakalakas ng anxiety na nararamdaman mo. At ito ay nakakabigay ng positive thinking sa atin. Next is do breathing exercise. Pagkagising mo sa umaga, mag-stay ka muna sa bed mo for how many minutes? At least 5 minutes. Then after that, practicing natin araw-araw na uupo tayo sa side ng ating bed for another 5 minutes. And we do breathing exercise. Inhale and exhale. Ramdaman natin yung pagpasok ng hangin sa ating nostrils papunta sa ating lalamunan hanggang sa lungs at i-release natin ito sa ating bibig. Next is do mindful meditation. Yes, napakalaking tulong po nito para sa ating may anxiety. Dahil every time na tayo ay nagme-meditation, hindi lang ang mind ang ating nare-relax, pati ang ating muscles at ang ating blood flow sa ating katawan. Next is umpisaan mo na yung araw mo. Kung ikaw ay nagkakape, pwede ka magkape, pero kung sobrang lakas ng anxiety mo at madali ka ma-anxious, nervyoso ka pa at mabilis ka mag-palpite. So syempre, lessen natin yung kape. Next is, ito yung pinaka-importante para sa akin. Give yourself some positive affirmation. Magsalita tayo ng mga magagandang bagay pagkagising natin sa umaga para mabuo or maging positive yung moods natin. Sabihin natin na kaya natin tong araw na ito. Excited ako para pumunta sa trabaho. At yung simpleng sabihin natin sa sarili natin na maganda yung panahon, hindi umuulan, maganda yung araw. Yung mga simple words na yun, nagbo-boost ng moods natin ito at tayo ay nagiging masaya. I-train mo rin yung sarili mo na isulat mo yung mga worries mo. Every time na ikaw ay na-overwhelmed at natatakot, isulat mo itong mga bagay na to sa piece of paper. In that way, parang inilalabas mo sa mind mo yung mga naiipon na bagay na mabibigat na nagkukos ng matinding pag-aalala at sobrang pagkatakot sa iyo. Isa pang magandang idea to convert stress into energy is by doing regular exercise. Nakakatulong ito early in the morning to boost your immune system and your mood. Isa pa, kung alam mo sa sarili mo na sobrang tensyonado ka at madali ka magpalpitate, iwasan mo muna yung caffeine. Dahil yung caffeine, 72 hours to nag-i-stay sa ating katawan. At hindi mo na mamalayan, biglaan nagpapalpitate kahit sa mga simpleng bagay. Minsan nagiging magugulatin tayo, di ba? At minsan kapag kinakausap tayo at medyo na-overwhelm ka sa kausap mo, hindi mo maiwasan na mataranta at kabahan. Pero make sure wag ka rin mag-i-skip ng breakfast sa umaga. Dahil kapag mababa naman yung sugar level mo, pwede rin ito mag-cause ng sobrang pagkahilo at anxiousness sa ating katawan. Next is pag-usapan naman natin on how to manage your overall stress. Decreasing your overall stress level is the most effective way para ma-manage ang anxiety disorder. First is isipin mo kung ano ba yung root cause ng anxiety or stress mo. Stress ka ba sa iyong trabaho? Marami ka bang activities or projects na hindi mo na ipapasa sa school mo? Or wala ka bang oras sa family mo o sa sarili mo? Napaka-importante na alam natin yung work-life boundaries. Yung mga gawain sa trabaho. Yung oras natin sa pamilya. Yung oras mo sa sarili mo, sa sarili mo. Huwag natin nahahayaan na mag-e-exceed sa limit yung mga boundaries na iyon. Next is bigyan natin ng tamang oras ang ating katawan para makapagpahinga at makatulog. I-ready natin ang ating sarili bago matulog, linisin natin yung kwarto natin to make it comfortable. Sanayin rin natin ang ating sarili na huwag tayo masyadong ma-expose sa mga gadget 1 hour before we sleep. Practicein natin magbasa or makinig lang ng mga music dahil yung blue light na nakikita or na radiation na nare-receive ng ating mata, ito ay nakakapagbawas ng ating antok kapag tayo ay matutulog na sa gabi.
Ito pa ang isa sa pinaka-importanting tips na maaari kong i-advise sa inyo. Sanayin natin ang ating sarili na isipin yung mga problema or task na ating gagawin early in the morning. Huwag natin sasanayin na pati yung nighttime or bedtime is kinoconsume yung ating oras, because bedtime is time for yourself and to rest. Ang kakulangan sa pagtulog ay napakalaking factor sa anxiety at depression. Napakahirap pumasok sa trabaho kung ikaw ay walang maayos na tulog. Ito ay tarantahin, madali ka magulat, hindi ka makafocus, at ang pinakamahirap labanan dun is yung antok. Bawasan rin natin yung alcohol at caffeine, because it can highly impact your sleep and anxiety level. Kung ikaw ay nakararanas ng morning anxiety, meron kang dalawang choice. It's either magpapatalo ka sa mga unwanted bodily symptoms at paulit-ulit matatrap sa ganitong cycle ng anxiety, o lalabanan ito sa pamamagitan ng pagiging aktibo. Yung simpleng pagkilos, proven ito at effective na nakakabawas ng anxiety. Sabihin mo lang lagi sa sarili mo na kaya mo ito. Use positive affirmation and mindfulness. Maganda rin na kayo ay nakakapagpakonsulta sa isang trained therapist para malaman pa natin yung ibang way para ma-manage yung stress level. So that's for today, and nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga subscribers, sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. At itong channel na ito ay para sa inyo. And don't forget to subscribe, like, and comment down below, and click the notification bell para lagi kayong updated sa latest upload ko. So maraming salamat po. Bye!